Sa ibang balita naman po, isang lalaking nasa drugs watch list ang arestado sa buy boss operation sa Quezon City. Pati mga kaanak niyang nagtangkaraw piginan ang pag-aresto sa suspect, irereklamo rin. Balitang hatid ni Darlene Kay. Walang kawala si Alfredo Cabarles matapos maaresto sa isang buy boss operation sa barangay Pasong Tamo, Quezon City. Nang makita ang mga operatiba ng Talipapa Police Station, sinubukan pa raw tumakas ng suspect. Naghabulan sila, then pumasok nga siya dito sa iskinita natin. So hinabol sila ng mga ating kapulisan, kaya nga nasugatan niya ating mga kapulisan din dahil nag-resist po sila. Ayon kay Jesus at sa ilang operatiba, pati mga kamag-anak ni Cabarles ay sinubukang pigilan ng pag-aresto. Bukod sa nasa watchlist ng barangay, matagal na raw minamanmanan ng mga otoridad si Cabarles. Dali na rin siyang nakulong dahil sa kasong carnapping. Nakuha sa kanyang 6 na sachet ng hinihinalang shabu. Aminado si Cabarles na gumagamit siya, pero itinanggi niya ang pagtutulak. Pinasok na nila po. Anong ginagawa mo na? Natulog. Pero inamin niyang tumakbo siya. May warad daw. Tapos, anong tumakbo sa isip mo? Bakit tumakbo? Ano po nga ako eh. Pinabulaan na naman ito ng mga otoridad. Actually, parang wala namang ganang nangyari. Kasi akto na talagang may nahuli sa kanya at hindi siya natutulog nung oras na yon. Kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang haharapin ng suspect. Mahaharap naman sa reklamong obstruction of justice ang mga kamag-anak ni Cabarles. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. Darlene Kay, GMA News.